para sa inyo mga summer na vlog. Nandito tayo ngayon, panorte na tayo. Nandito tayo ngayon sa bandang Malolos, Bulacan. So ito, nasa harapan natin yung Robinson Malolos. Tatawid tayo para sa update sa NSCR. So nandito tayo sa Malolos line. Tignan natin yung mga developments. Kaya tara, samahan niyo po ako. So yun mga sama, nandito tayo ngayon sa update lang natin, NSCR, North-South Commuter Railway. So nandito tayo ngayon sa tapat lang ng Robinson's Place, Malolos. Ito yung Malolos line. So ito nga po, natuloy na yung matagal lang hinihintay. Mukhang ngayon lang talaga umuusad. Papunta pa ng Norte, papunta ng Kalumpit. So dito may mga poste nang nailagay, ito papakita ko sa inyo. Ito masama, may mga poste na tayo rito, ayan o. Ito po ang point to point po na ito, isa Clark to hanggang Calamba, Laguna. So ito, nailatag na yung mga poste, ngayon lang talaga nagkaroon ng development dito. So nakakatuwa lang na nakikita na natin yung mga pundasyon o columns. So ayan yung mga crane, katry ko lang pong i-zoom through editing. So ayan o. Patry ko pong mag-drone shots kung makakakuha tayo ng shots para mas makita nyo yung development. So muli, konting background lang po. Ito pong North-South Commuter Railway sa 148 km urban rail transit. At yun nga po, from New Clark City hanggang Calamba, Laguna, 36 stations po will overlap this project. Ang proyekto po is nakakalaga ng 106 billion pesos. So 93 billion daw po isa galing sa Japan, and then 13 billion galing sa pamahalaan o gobyerno ng ating bansa ng Pilipinas. So yan, sa 40% na raw po as of November yata, noong nakarang buwan, ang nagagawa. So ayan, no? So operational po siya, partially operations po siya by 2021 next year, at 2025 po yung full operations. Ito na, lumipat lang po ako ng konti. Kita rito yung mga sunod-sunod na poste. Ayan, tatry ko na lang pong i-zoom ulit sa editing. So nandun po hanggang dun na crane, papunta na po ng Maynila yan. So ayan, mas na nauna po yatang naitayo yung mga columns dito. So ang update lang natin is for Malolos po to. For Malolos line yung ating nakukunan. At least parang ang bilis na ng development dito. So malaking bagay po to sa nga, mga taga Bulacan. Ayan o. So yung Malolos line natin. Ito yung pinakaarang galakad tayo, ito yung mismong Malolos Highway. So makita nyo yung mga ulo ng poste, ano.
So, masama konting dagdag info. So, originally planned in the 1990s, the project has been repetitively halted after disagreements on funding and allegations of overpricing. The first proposal was the 32 kilometer or 20 mile Manila Clark Rapid Railway with Spain, and during the 2000, the North Rail project with China that was discontinued in 2011. The present line is under the Duterte administration and is to be aided with Japanese financing. It was initially reported to have a total length of 180 kilometers, though it was reduced to 248 kilometers after a segment to Los Baños was scrapped. The railway system is expected to cost 777 billion pesos, making it one of the most expensive projects of the Build infrastructure program. Partial operations will begin by 2021 and full operations is expected to begin by 2025. Sina, masama yung nga latest update natin dito sa Malolos, Bulacan regarding NSCR, Malolos Line. So napakaganda ng development, magang pamasko. At ayun po, sa kung nagustuhan nyo po itong video, hindi ako po kayo mag-like, comment, subscribe, video notification bell para updated po kayo pag may bago tayong video. Maraming salamat po sa pagsama sa quick update lang dito sa Malolos. God bless po, tiwalat masakit, and see you po sa next vlog update, mga sama.